Ayan, nandito po tayo sa may, anong tawag, anong lugar to? Downtown Market. Downtown Market, para i-review yung Fido Oil Slick dito sa Qatar. Ma'am? Mitch? Dito sa may waffle company. Masarap yung kanilang waffle. Invite mo sila, ma'am. Okay, pumunta na kayo. Andito lang ako. Hanapin nyo na ako. So, tama ba yung sinasabi nila na libre yung tubig dito? Hindi naman libre. Depende sa video. Hello guys, it's me again, Dems, giving you another video. And today's video, i-review natin itong kauna-unaang oil slick Fido dito sa Qatar. May-ari po si Sir Mike. So Sir Mike, saan mo binili to? Sa Dubai po, pinabuild ko kay Sir Greek. So ano pa yung mga nalagay mo na dito na mga accessories? Pagdating dito, hindi pa siya ganito itsura, no? Opo, hindi pa siya ganito. Actually, nung bago siya, naka-omo bag pa siya. Naka-omo bag, tapos wala siyang extender sa likod at hindi pa rin siya naka-dual crown. So ilan po yung speed nito? Ang top speed niya? Na-testing ko hanggang Wakra, pa-uwi ng Doha, 82. So, mabilis na siya. Tapos ilan yung battery niya? Battery niya 30 AH. Tesla, no? Tesla. 21700. So, bago sa lahat, titignan mo natin yung mga features nito. So, unahin natin dito sa taas. So, dito sa taas, naka-oil slick dito yung handlebar niya. At the same time, pati yung phone holder, naka-oil slick. Tapos, may ilaw siya. Tapos dito sa harapan niya naka dual crown. Tapos yung mugs niya, naka-color na rin siya ng gold. And at the same time, yung rotor niya is 203. Tapos hydraulic. Naka acrylic panel, side panel, saka top panel. Tapos tong taas niya, naka RGB fans. Naka RGB fan. Na 80mm. Tapos ito, yung battery niya, Tesla na 30 AH. Itong maliit na to is yung 12 volts para sa ilaw. Tapos dito sa upuan, nakapit sa seat. Tapos tingnan mo to yung kanya, yung detail ng pintor niya. Ito yung tinatawag na oil slick na pintor. So ito yung kauna-unahang Fido oil slick dito sa Qatar. Dito sa likod, meron siyang Mustang na taillight. 203 din yung likod niya na rotor, the same time yung mugs niya is nakakulay din siya ng gold. Foot peg niya, oil slick din yung foot peg niya. Tapos pizza seat. Yan, pangalan ng anak niya. Yan lang. Tapos ano pa ba? So yung ilaw niyan sir, pagkaano binuksan mo siya, ayan yung RGB fan niya. So yan yung RGB fan niya. So kinustomize lang siya para sa upcoming na scooter show, at least pwede siyang maisali. Actually, ang balak niya dito, lalagyan niya ng water coolant dito sa loob. Sa loob. Kasi ipapang show niya. Tapos ito sa top panel, makikita mo nandito yung RGB na fan. 80mm. Tapos ito yung mga switch niya. Gear 3. Tapos sa power ng 12 volts. Ilaw sa ilalim. Tapos headlight. So, yung malakas. So, pag-inon mo po sir yung headlight, saka lang po siya o-on yung sa taillight niya. Ah, okay. So yung taillight, ginawa ko na siyang yellow yung ano, yung ilaw para at least mag-complement sa gulong, sa max. Tapos yung BMS niya, naka 50A. 50A na dali. Yung BMS niya. Tapos hydraulic. Tapos yung throttle niya, ito yung bagong model ng throttle ngayon. Hindi siya thumbed, no? Mas mabilis yung reaction niya. Oo. Tapos nagpalit na rin pala ako ng ano, ng hand grip, kasi hindi siya ganito dati. So ngayon nagpalit ako ng Audi na hand grip. Shout out kay Sir Gibo. Kasi na-testing ko sa Wakra yung dati kong hand grip, masakit sa kamay. So ito, hindi ka na kinakalyo dito, no? Kasi so, malambot na siya. So ngayon mas ma-okay na siya. Ayan, shout out kay Sir Gibo. Tapos pala yung makina niya sir, ilan to? 2,500? 2,500 watts. 2,500 watts. Tapos ito ay 60 volts.
na system na scooter. Tapos, ano pa ba? Ilan yung range nito? Hindi ko pa natin testing, pero nagbiyahe kami last time, Alsad to Wakra, Balikan, may natira pa naman na 57 volts. Siguro yung range nito around 80 kilometers. More or less 80 kilometers yung range nito. Kasi nung papunta naman ng Wakra, takbong 50-60 lang eh. Tapos nung pauwi, doon na talaga nagmabilisan. Ah, nagratrat na ng pauwi, no? Para makita so, din yung range. Yung papunta, medyo chill ride. Hindi na chill ride yun kasi 50-60 ang ride. Saktuhan pa rin. Saktuhan pa rin. So, it's been a while na nagkaroon tayo ng review dito sa ating channel. So, thank you kay Sir Michael sa pagpapa-unlock sa atin para i-review kayang unit. So, kasi ito yung kauna-unahan ng oil slick na Fido dito sa Qatar. So, nagkaroon tayo ng pagkakataon para i-review. And that's it. So, andito ulit natin kasama din si Sir Michael, yung may-ari ng oil slick na Fido. So, Sir Mike, bakit ka po nag-Fido compared dun sa mga naka-stand up scooter? Kasi ano, mas komportable siya. Kasi nakaupo ka lang. At the same time, di ka pwede mangangkas ng chicks. Kaya sabi nga nila, pag naka-Fido ka is loyal ka. Loyal ka. Forever single. So, yun ha. Kapag naka-Fido ka, loyal ka. So, yung mga naka-stand up scooter, kasi lakay. Kasi naka-stand up, yung nakikita ko minsan, may mga angkas. Ano na? May napansin ako mga naka-stand up, may angkas. So, naisip ko, pag naka-Fido ka, hindi mo siya pwede iangkas. Yun din ang dahilan kahit ako nag-Fido kasi belong ako sa mga loyal. Kaya lakay, naka-stand up siya. Mag-Fido ka na rin. Ito, titesting natin to naka-gear 1. Gear 1 ba to? Gear 2. So, try natin yung takbo niya. Yung controller nito, naka 50A na YYK. Maganda. Maganda yung takbo niya. Again, 60 volts ito. 2,500 watts yung motor ng kanyang makina. Ganda. Ganda ng takbo. Tapos yung brake niya, hydraulic na rin. Maganda, maganda. Huwag niyo akong tutularan, hindi ako naka-helmet habang tinetesting. So tinetest kaya hindi na ako nag-helmet. You can drive, brother. Hmm? You can drive. Why? Give me. I drive. No, it's not allowed. Not allowed? Yes, sir. So huwag niyo akong tularan kasi hindi ako naka-helmet. So tinesting lang natin yun. Pa isang ride lang na ganun. So ito yung Fido oil slick dito sa Qatar. Yung unboxing, ito yung unboxing. If you are new in this channel, please don't forget to subscribe and hit the notification bell for new video updates and see you again for our next video. Ciao! Don't forget to subscribe! Thumbs Media, okay?
Thank you.